morning mga dre. Sabado ngayon at pupunta ako mga dre sa Talyari. Papacheck ko itong sasakyan para malaman kung ano bang problema. Nung unang dinayagnose to mga dre, anong araw no, yung kailangang i-condition yata. Hindi ko alam kung ano yung dapat i-condition mga dre no. Ngayon papatingnan ko rito kay Julius sa isang Talyar mga dre no, kung magiging pareho yung ano nila, yung anong tawag yan, yung diagnose nila dito sa sasakyan mga dre no. Yan ang ano ko ngayon, ang aking tatapusin muna sa araw na to mga dre no. Kasi nakakainis din ba mga dre, yung hindi ka maka yung wala kang iniisip. Yung ganun mga dre no. Uy, plaza. Malapit lang pala yung Talyar dito sa amin mga dre no. Diyan lang sa may kanto, merong isa diyan. Pag lumayo ako ng konti, meron ding isa mga dre no. Dito muna tayo sa ano, sa mas malapit. Kasi alam ko half day lang sila ngayon eh. Malaman kung paano dapat gawin dito mga dre no. Para lang matahimik ba yung kalooban ko. Wala kang ano. Nakatampa kasi. Hanggang ano ka ba pag weekdays? Pag weekdays hanggang alas 6. Hanggang alas 6? Yeah. Ayun, pwede siguro weekdays. Palitin na raw mga Andre yung ano ko. Fuel injector. May recall pala to. May recall boss no? May recall. Oh. Andre, tayo sa Tagaytay Garage ha. Yumama na tong may-ari na ito. Nabili na ito yung Tagaytay. Ito, laki na ng Talyar niya. May recall daw mga Andre, no? Yung ano. Tatawag nga ako sa Honda. Oo, oh, yung injector. Honda CR-V from 2017 to 2022. Meron silang problema sa injector? Meron. Eh, di yun ang gagawin ko. Para makatipid-tipid. Pag hindi pag saan mo pinagawa yan, babayaran mo ko. Magkano abutin sa'yo? Siguro almost 800 yan. Almost 800. Palit lahat ng injector. Kasama na labor doon. 800. Masakit yun ha? Ang hirap pa yung palitan. Kasi nasa likod yan. Oh. Kaya matrabaho. Palit naman yan. Kasi yung isang sasakyan, binili niya. Kaya hindi niya alam na may recall. Dapat pala nag-check ako may recall muna, ano. Yes. Magkano pa paano sa iyo? Palinis na itong ano. Engine bay. Kasama ang car wash niya 35. Ah? Oh? Pati loob baba. Sino mo pare? Teka. Ayan oh, tatanggalin mo ang intake manifold kasi nasa ilalim yung injector. Ah, okay. Kaya ano nga, oo, mahirap-hirap ano, trabaho yun. Yung, ano mo, ilapat mo yung bitso doon sa baba. Oo. Oh. Iyon. Di ba? Andun yun sa kalaliman. Tatanggalin pa yan. Yes, tanggal lahat yan. Kala mo may access sa baba? Oo. Kasi, nandun yung ano, yung power steering pump. Kaya dito ka talaga oh, access sa taas. Talaga, ano, kaya magkakalas ka rito, yes. Oo. Kaya matrabaho. Kung tingnan mo maluwag sa baba, hindi ah. Pero nagawa ba ng ano? Ilan na lumapit sa'yo na parehas ang problema? Tatlo na yan. Tatlo na? Oo. Yung una kong nagawa yung una. Oh, ganun nga. Ganun nga. Fuel injector nga. Fuel injector. Oo. Kaya napagpalit ako niyan. Tapos yung sumunod na araw, yun nga, may recall. Kaya yung advice ko sa lahat may problema ng ganyan. Tawag na sa Honda. Tutom na kayo sa Honda. Oh, kasi pag sayang ang pera. Oo. Oh. Hirap pa naman kita. Honest mechanic ang kailangan natin mga Andre. No? Thank you boss ha. Thank you sa advice ha. Pambira. Mahirap. Mahirap kita yun ang pera. Balik na lang ako. Bukas half day kayo. Half
day ako bukas pagka Sunday. Pagka ganitong busy, pupasok ako kahit Sunday. Oh sige. Kung hindi bukas, hindi sa Monday. Makapagpapalit na ng gulong. 8 to 6 ako pagka ordinary day. Sige boss. Eh, sabi si may kukondisyon daw rito. 1 and 4. Ano ba yun? Yun nga yun eh. 1 and 4. Ah, yun po. Ayun yun. Yung ano niya, injector niya. Yes. Pwede papalitan lahat na, no? Yes, papalitan lahat. Kasi parehas din naman, no? Ganun, isang trabaho lang. Isang trabaho lang. Pero libre naman yun sa Honda. Yun, eh. Daling ko na lang sa kanila. Sa dealership nila. Oo. Itawag mo muna. Oo, tatawag ko na lang. Tatawag ko. Masunod ka. Mas na ka paglabas doon ng apat. Makakapasok ka na. Maganda ka lang ako din, ha? Boss Edwin, thank you, ha? Itatawag ko. Okay. Oh, thank you, thank you. Oh. Tawag mo. Oh, balik na lang ako. Abukas na lang. Okay, balitaan mo ako. Oh, sige. Oh. Para may feedback ka rin sa ano, yes, sa iba. Yeah. Oh, makatulong tayo konti. Okay, thank you. Sige, thank you. So, yun nga pala, mga dre, no. May napanood nga ako sa YouTube niyan. Isang video lang 'yun, mga dre, no. 'Yun ang ginawa. Pinalitan yung ano, yung fuel injector niya, tapos na solve daw yung problema. So kung may recall lang to ang Honda, ibig sabihin pwede nga tayong tumawag dito, mga dreno. Paano ba, pero kailangan ko muna ilabas siguro yung ano ko, impormasyon ng sasakyan, mga dreno. Hanapin ko na yung mga restro ko. Siyempre malamang aanuhin nila eh. Tatanungin nila yung ano, mga dre, diba? Ah, yung bin number. The Honda Canada. For English, press 9. Ba't 9? Thank you for calling Honda Canada Customer Relations. Our office is currently closed. Our regular business hours are Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. For Honda Roadside Assistance, press 1. For Acura Roadside Assistance, press 2. If you know your party's extension, press pound. Yun lang, mga dre, no. Monday to Friday lang sila pwedeng tawagan. Pero ganun na nga ang gagawin ko. Tatawagan ko na lang sila sa Monday. Para ma-settle, mga dre, kung ano, no. Kasi mahal lang gagastusin, di ba? Kung kapalit akong fuel injector. Hopefully, makalibre, mga dre, no. Fuel injector cleaner. Subukan kong bumili nito, mga dre, no. Tapos ihalo ko sa ano ko, sa fuel. Susubukan ko muna 'yung mga ganitong ano solusyon, mga dre, no. Baka sakali, may nabasa kasi ako na ganun daw 'yung ginawa niya at gumana naman, mga dre, no. Kaya tingnan natin. Punta ako ngayon dito sa Canadian Tire. Total nandito naman ako sa ano, sa plaza, mga dre, no. Malapit lang. Kaya titingnan ko. Sabi naman dito, mga dre, ilalagay daw to pag halos ma-empty na yung ano, yung gas tank. Ihahalo sa gas, mga dre, no. Try ko lang, wala namang mawawala. Pero tatawag pa rin ako sa Honda, mga dreno. Pero yun nga, hanggat walang nangyayari sa Honda, itatry ko itong ihalo sa gas ko. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Para ipapakita ko sa yung binili kong sasakyan, pare. Ito ay pang ano to, pare. Pang senator lang to. Pang congressman tong mga sasakyan na ganito, pare. Pang senador? Pang senator at saka mga pang congressman to, pare. Karag-karag yan. Aba, ayun. Eh, tinakbo ko na, pare, sa ng dalawang oras, pare. Pwede na itong makarating diyan sa inyo, pare. Oo, pare. Parang di ko makakita ang labo. Maabo. Napakalilaw nga. Oh. Napakayabang mo. Iba yung makakapag-driving. Wala kayo malisensya rito. Meron ako G1. Tapos sabi sa akin nung pinag-anuhan ko, pare, pinagkuhanan ko ng
Nang lisensya. Kung meron ako lisensya, pinasa, meron naman. Oh. Ako eh, ang sabi, yung mga certificate pinasa ko na, certificate ito sa ano, sa pinasa. Oh. Sa ay expired ng ano, expired ng isang buwan. Napakalabo ng video mo. Dapat cellphone muna pinalitan mo bago ka bumili sa sakyan. Walang yan, pare. Pare, ang cellphone mo ay iPhone 15 Pro Max. Walang yan. Tapos na kami MW pa ako, pare. Saan ka pa? Magkananda ka na, pare. Puta, kaya bakam mo. Sa kunat mo yan, bibili kang iPhone 15. iPhone 15 Pro Max mo ito, pare. Kung ako'y meron lang isip sa cellphone, hindi sana ipinakita ko sa iyo. Eh, pakita mo nga sa salamin. Ay, sa salamin? Sa sakyan, oh. Ah, sige. Oo. Oh, ayan. Ah, oo nga, no. Ba? Oh. Ayan. Alis. Oh. Saan ka pa? Magkananda ka na? Tama kaya, man. Tama kaya, man. Ay, saan ka pa? Hindi kanina, ari. Sa'yo nga yan, sa'yo. Oo, oh, ari, sasakyan? Oo. Eh, sinabi lang akin niya, kakabili mo lang ng isang linggo. Magkano? Dalawang oras ko yung binyahe ito paparito. Magkano nga? Kaya ba? Kunti lang, pare. Kunti lang. Eh, nung nakaraan, reklamo, wala kang pera, tapos bibili ka sa sakyan. Ay, di ba, meron tayong, ano, meron tax refund, ipinangutang ko na. Baka refund ka? Hindi ko pa nakukuha, ipinangutang ko na. Magkano na refund mo? Eh, 2.5. Oh? Aba, hindi yung malaki-laki nga. Oh. Ayun, hindi nakuha ko to sa ano, sa... Ano, European ang nangyari yun. Ito eh. Hindi ito lang po sa marketplace eh. Yung isa kasi, yung isa kong kasama. Oo. Oh. Ano, kumuha ng sasakyan din. Nakita ko din sa marketplace. Okay. Sabi ko, ito pare, maganda. Yung Chevrolet nga, na 2010 Malibu. Oo. Oh. Eh, sinamahan ko papunta roon. Kasi ako yung contact nung ano eh, nung sa marketplace eh. Oh, tapos? Eh, nagkataon naman, yung isang anong yun, binibenta, eh, inalok ako nitong sasakyan nito kung gusto ko daw. Eh, bakit ibinenta yan? Hindi kaya may problema yan? Ayun nga, tanong ko sa kanya, pare. Bakit mo binibenta ka ako ito? Ito yung isa sa pinakamagandang sasakyan. Sabi ko, tsaka pinakamahalang, pinakamahalang maintenance niyan. Na piyesa pa. Oh. Eh sabi niya sa akin, ibibigay ko sinong mura. Kung gusto mo. Oh, eh si Destroy muna. Kung ano. Kung ayos. Oh. Eh sabi ko sige, diretso na tayo sa ano, sa withdrawan at withdraw na ako ng pera. Ano ka dahil yung pera? O, tanga na. Ay, ayaw lang na intern ha. Ang gusto ay cash. Ay, sabi ko, sige, magdiretso na tayo sa ano. Ay, nakuha ko lamang pare ng ano. Magkano? Kung sa pera natin pare, ay mahal pa ang motor. Hindi nga. Nakuha ko na 60. 1.5 lang? Oo! Oh! Baka ibabasura mo na yun pagkatapos mong gamitin, loko. Hindi nga. Ay, wala na yan pare. Kahit pa sa Planet Nemec to pare, aabot ito. Hindi nga. Oh. Hindi nga. Ah, napakagandang manak mo ito pare. Pinarestruan mo na. Oh. Ay, di paano mo gagamitin niya? Wala kang registro. Abay, kami pero wala akong plaka. Kuha pa ako ng 50. Oh, tapos ha, mag-ano ka pa? Ano ba tawag dito? Insurance pa. Oh, ay, ano, hindi pa ako naka... Anong year ba yung BMW mo? Ha? Pakayabang mo, putang naka. 2004 X5 to, pare. 2004 X5. So, mura na yun sa halagang, ano, sa halagang 1.5. Ay, sabi nga sa akin ng mga, ano nga, ay, na magandang deal na. Sabi nga ng mga Canadian dito, magandang deal na yung nakuha mo na yan. Puta ka na. Yan ang problema, hindi ako makapaniwala sa isa ka kagaguan mo eh, puta. Pero yung gulong nito sa likod, pre, yung gulong sa likod niya, medyo, ano siya eh, medyo labas. Kaya kailangan kay align. Eh, tinanong ko naman kung magkano pa alignment na sa mga nasisandaan lang daw yun. Baka differential ang problema niya. Pare. Eh, nai-drive mo na nga. Oo nga, dalawang oras ko nga ito din na-ride. Eh, pinatako mo nga ng 120. Ah, di, wala namang ano, wala ka naman naramdaman. Kala mo ito, mekaniko eh. At saka, ang naramdaman mo
nagmumotor tayo, di ba? Oh. Pag tayong nalulunod yung motor mo, ang problema doon is spark plug. Oh. Pag tayong ano, ganito yung depression to, kasi sinabi niya sa akin na spark plug, may problema yung spark plug, nagkukulang sa kurente. Binigyan niya ako spark plug pang kabit, 6, kasi 6 cylinder to eh. Oh. Wow, last day. Hindi doon niya kinakabit kasi hindi naman doon siya mekaniko. Sabi ko, ibigay mo na lang sa akin yung spark plug. Eh, dapat pala pinaiskan mo muna yan bago mo binili. Iniskan na to ng ano, ng yung pang-iskan. Oo. Oh. Hindi na detect. Saan iniskan? Sino nag-iskan? Meron kasi dito yung ano, yung Jamaican. Meron ano, yung... pang-iskan? Oo. Oh, yung isinasaksak dito sa ano. Diba? Oo. Tawag doon. BBU ba ang tawag? Oo. OBD2. Hindi, dapat ano, dapat BMW kasi to, kaya hindi madidetect. Dali mo sa ano, dali mo sa mekaniko. Eh, sa nagtanong ako sa ano, sa Saskatchewan, no. Bale. Wallace Tech. Ano? Ano pala dun eh? Binibili yung ano, nagkakabentahan pala ng Lamia ron. Bakit ganun ba eh? Eh, kaya nga eh. Hindi kasi... Hindi gawa ng ano nga kasi gawa ng napakadaming ano, visit visa, di ba? Kumbaga ang daming nagpapa-transfer ng Lamia, kaya ang dami nilang na ano. Kumbaga naging in demand yung Lamia, puta nakaisip ng ano, nakaisip ng magagaling yung mga Pilipino. Alam mo naman Pilipino, matalino eh, di ba? Oo. Oh. Walang yakan yung mga Pilipino, yung magagaling sa mga kawang nakawalang yan yung mga yan eh. Pilipino, talagang pahihirapan pa eh. Eh, talagang sadya, diba? Eh, ganun nga nangyari. Wala, stick ang bentahan. Umaabot na 10,000 hanggang 20 eh. Ay nga, dahil naririnig ko rin yung naririnig ko rin yan, pare. Eh, kung tutusin na may, bakit siya magkakalamiya? Eh, kung kumisik, ay ng employer. Hindi ah, ang gagawin nila siguro, may employer sila, okay? Ngayon, kukuha ng Lamia yung employer, pag nakakuha na, ibebenta sa'yo. Nung naglaanong ano, ilagay mo si ilang pangalan ilagay doon. Eh kami sa isang Lamia, kami walo. Eh depende sa apply siguro ng ano, ng employer. Eh kung kada isang tao, isa. O edi napakadami nakita nila, di ba? Oo, hey, 10,000 eh. Wala mo yan. Ay, kaya nga naghahanap ng trabaho. Hindi, inaano nila talaga yun. Kumbaga, ino-offer nila dun sa mga ano, sa mga visit visa na gustong magtrabaho dito, di ba? Ang sadya talaga magtrabaho rito. Ay, kahit pare di sa Scotia, baka meron kong alam mo ng hindi yan, pare. Scotia? Wala akong contact sa Scotia. Sabi ko nga, sa ano eh, dapat sa PEI eh. Sa Prince Edward Island. Yun, pare. Oo, kahit nagahuli ako ng isda rin, pare. Pwede na. Oo, kaya ready na ako. Yun, pang ready na, bumili lang ako ng sasakyan eh. Ready na pare. Puta, pag ilo. Ano yan sa'yo? X5? May X5 dito. Oo pare, X5 dito eh. 2004? Oo. Malaman ko kung hanggang kailan sa'yo tatagal yan pag hindi sumakit ang ulo mo sa maintenance niyan. Puta. Ang sinasabi ko sa'yo pare. Kahit pwede ibiyahe mo na ano pare ng planet Nemec eh. Eh, but, ano nga, bakit nga ibinenta? Eh, bibili siguro ng bago, kaya ibinenta. Dalawa sasakyan ibinenta eh. Di ba, katrabaho niya talaga yung mag-flip ng sasakyan, bibili ng mura, tapos bibenta ng mahal. Aba, hindi ko alam, binasa pangalan niya, 20 taon na sila rito eh. Sabagay. Gano'y European siya, di man sila kanadyan eh, Europe. Eh, malalaman mo, gamitin mo ng gamitin para malaman mo kung paglabas ng mga... Eh, hindi ko ito gagamitin. Ikaw gamitin ko rin pag ako'y balis na. Eh, isang bis na kami dito. Paano hindi umaandar yan? Putragis ka. Wala kaya, pare. Eh, step to. Kami. Ano yan? Dito mo, pare. Ito ba? Ang manibela, pare. Gagawin yan. Yan, pare. Va. South.
ano tayo. Sinasabi ko siya pare. Igagala kita. Ay, kaso wala akong lalagyan ng ano eh. Ng... Sento. Igagala sama kita ng ano eh. Di problema itong sasakyan ko. Nakaano pa ako pare? Nakasunroof pa pare. Malas di ka sunroof mo. Gumagana ba yan? Baka may tagas siya. Ang berto. Hindi, kasi pag nagpa-insurance ka, minsan tatanong nila kung isasama mo yung sunroof eh. Iba ang insurance niyan. Ang papa-insurance ko lang, parang mura pare, yung side mirror lang. Side mirror. Parang mura. Hindi, one way. One way ka mo, Bernie. Kasi luma naman yung sasakyan mo eh. One way? Oo. Ibig sabihin, ang ipapagawa lang yung ano, sasakyan ng mabubunggo mo, yung sasakyan mo hindi na. Marunong ka ba mag-drive? Ha? Marunong ka bang mag-drive? Pare, sinabi ko nga sa iyo, yung kalabaw nga, pare, tali lang. Mapapatak ko. kamusta ba trabaho dyan? Ay, yung bumabalik na uli sa dati yung ano. Yung pasok niyo? Yung pasok, kasi ang kalaban lang namin, ulan. Oo. Pero sanay ka na sa hirap na trabaho. Lepid yung nakaka-adjust na. Kaya ano, siyempre, ayaw ko nung ganito nasa labas ka ng ano, sa outdoor siya. Kasi exposed ka sa lahat eh. Sa bagay. Sa init. Ay, ganun talaga. Kaya nga. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, kung may hanap mo, lilipat talaga ako. Kasi yung iba kong ano dito, medyo naghahanap na rin sila ng iba. Ano masabi ng kamag-anak mo? Hindi pa ba nakakabalik? Hindi ko pa nakakausap eh, kasi kakabalik pa lang eh. Busy pa, nag-birthday pa ng nakaraan. Ah, hindi pa kayo nakapag-usap. Oo. Eh, malaman. Tatanong ko sa ano, sa yukod. Gusto ko sana dyan sa ano eh, sa kipit. Hindi ba ako pwede dyan pare? Mahirap dito, Franz eh. Tatanong ko sa iyo kung, mag-aano ka pa, Bernie? Baka kailangan pang, paano ba? Baka mag-exam ka pa sa IELTS. Bakit? Siyempre, pa mag-a-apply kang PR. Kaya nga, ay wala namang problema pa sa IELTS yan, pare. Wala kaya. Nakapunta ka tayo dito lang. Kaya na, pare. Wala kaya. Be, papatanong ko kung ano. Ito, last chance to. Sa Yukon. Saan yung Yukon naman yung pare niya? Eh, baka naman sobrang lalayuin na niyang. Canada pa rin. Kaya lang hanggang ngayon nag-i-snow pa rin doon. Napakatindi naman pare. Pwede naman ako sa mga ano, sa mga Alberta. Sa ano. Eh kung wala nga ron eh. Ay, magbabaka sakali pa ka eh kung ano eh, hindi pa sigurado. Hindi ka makakapamili kung saan meron, di dapat doon ka, di ba? Oh, sige na mamaya na magtatrabaho muna, pupunta ka rito. Oh, pumunta din lang ano, pare, nitong ano pa lang ayos ko na 'to sa sakyan. Na meron niya insurance. Pwede oh. Mga 5 oras lang naman 'to. Saglit lang naman pang plaka rito. Ang insurance eh, sa online lang, pwede mong anuhin. Oo, mura na yun ah. Ayun, naisarili ko sasakyan to, hindi naman tuhulugan. 400 kada buwan. Oo. Puta. Yung pag ikaw ay dito pare dito, nakaano ka na, naka-apulti ka na, ibig sabihin parang professional ka na, pwede ka na mag-drive sa highway. Ano yung pare, $1,000 lang. Ay, monthly. Eh, hindi ka pala pwede mag-drive sa highway eh. Eh hindi pa, at buwan lang ako eh, pare, student pa lang eh. Kakukuha pa lang ng license eh. Oh. O tagal pa pala yun. Pwede
pwede na ako mag-professional kasi nga, yung akin nga mga papel na, nga nung galing Pilipinas. Oo. Ang sabi sa akin, kung ikaw magdadrive test, dalhin mo na yung mga papel mo na galing Pilipinas, yung kumuha ka ng bago, para diretso ka na ng professional. Ah, okay. Oo, ganun. Eh, yun pala naman eh. Kasi kung wala akong dalang ganun, mag-aaral ka. Ano, drive test ko, dito pa lang ang makakalabasan nun. Eh, kailan ka ba? Kung mag-drive dito, hindi ka pwede mag-highway. Kailan ka ba magbabakasyon? Ay, hindi na ako magbabakasyon, pare. Ito, may maliit ako, napakahirap naman ng pare. Babalik ka ulit dito, hindi mo kasama yung pamilya. Eh, bakasyon ako, kasama ko na yung maliit ko, tsaka yung asawa ko. Oh, eh, napakasakit na naman sa damdamin na. Babalik kami maliit ka yung ahabol-ahabol sa paa mo, kapit sa paa mo yung bata. Dapat yung ano na. Ilan taong ba kontrata nyo dyan? Dalawa. O, eh, paano kung ako hindi i-rin nyo dito? Paano mong nangyayari sa akin dito? Ayun ang masakit dun. O. Kaya dapat ko... Kaya maghanap na ako na iba, unahan ko na ito. Dapat unahan mo sila. Oo. Kasi pag hindi ka ni-rin nyo, eh dali ka, uwi ka Pinas. Eh kaya nga eh. Eh, malaman. Kaya wala kang choice. Sa Yukon, saglit lang doon. Kung sakali, no? Kung sakali man, na may hiring sila, eh, siguro mga limang buwan lang daw doon, pwede ka na makapag-apply ng PR. Eh. Pero hindi ko alam, ha? Tatanong ko. Eh, hindi ko naman sinasabing ano. Malaman. At least may BMW ka, uwi mo sa Pinas. Pare, kung ipapost ko to sa Marginville, ba't ang tubig pa to, pare? Pag ba't yung bilhin ko? Eh, oo, tubuan mo. Siyempre. Tubuan mo, mga 2,500 o 3,000. Tingnan mo kung magkano yung ganyang presyo sa marketplace. Tingnan mo, pare, nakaabot ka ng 5,000 pa to, eh. O, di, gano'n nalang gawin mo, mag-buy and sell ka ng sasakyan. Baka nakachamba lang ako nito eh. Pero maganda kung anak mo, pre. Hindi ito, ano, pare. Eh, maganda kung gano'n. Nakikita ko lang na ito, yung smart plug na, at saka yung gulo nga sa likod na labas yung ano niya eh. Hindi siya naka-align, hindi siya... Puta, baka akala mo, buti sana kung i-align lang, okay na. Eh, malaman mo kung anong problema, kaya dapat ipatingin mo sa tamang mekaniko. Ay, hindi nga, pagka ikaw ay kukuha ng ano pare, ng insurance na, pupunta ka muna sa ito ng ano, ng safety. Kisikin lahat to. Dali mo muna sa mekaniko yan. Puta nga na, sinong mekaniko, pupunta ka. Wala mo mekaniko dyan, ano? Diba? Merong mekaniko dito, kanig dyan, eh, nakakaya namang patingnan. Eh, sa daming tinatarap ng baho dito. Magbabayad ka no, may bayad yun, loko. Mga 100 ang ano yan, can you please check my car kung ano ka mong problema? Eh? 100 ang bayad, walang libre dito, loko. Oh, sige na, mamaya na ulit, Bernie. Oh, kita mo, ayaw na tumakbo. Sige. Automatic ba yan? Oo. Okay, sige, ingat. Mag-hi ka na sa mga fans. Nami-miss ka na nila. Andito kami sa Marce Loran, Pangatreno. Apakalayo na ito. Nadaanan lang namin ito, Maxi, pero hindi sadya namin dito. Ito yung ano pala ng tubig. Naligaw dito mga tre. Ngayon lang kami nakapasok dito eh. Doon kami pumasok sa exit eh. Ang pagpapadala sa Pinas. Irish Spring. 12? Mura ba yun? $11? Parang hindi ah. 6. Eto, ilang piraso to? Ilang piraso ka? 6 bars. Okay. Mura ba yun?
Ivory. Magkano yung Ivory? Ito pala, Ivory ang mura eh. Ivory tayo. Kasi eh, mga dreno, $4 para sa ano, 10 piraso. So, Ivory kunin natin. Ayan. Pero pakiramdam ko, mga dreno, mas nakakatipid talaga pag ano, pag liquid soap yung gamit kaysa sa Ivory. Magkano yung lotion? 8. Eh, di ba nung nakaraan 8 din lang yan? No, 8 something sa Walmart. $7.99 dito eh. Ah, okay. Okay. Oh, basag ho. Ay. Kasi mahal ang ano, mga dreno. Ang mahal na ito sa... Magkano to? Sa $16. Tapos dito 8 lang, mga dreno. Okay na to, wala na? Oh. Ito lang dinaanan namin dito. Tsaka yung tubig. Dito na tayo, mga dreno, sa CNT. Dito sa Marceloran. At ano bang hinahanap namin dito? Dahil sa patis, mga dreno, kaya kami dumayo rito. Kasi yung patis doon sa lugar namin, $12. Dito, 6 lang daw. Yun ang hinahanap namin, mga dreno. Ilang kinuha mo? Dalawa kay Emily, dalawa kay Jovi. Walas, tika. Ilan din ayaw namin, mga dreno? Ay, 10 per family. Tumapa ka lang sa pagpag ko sa akin. O, diba? O, oh, Hereford, oh. Mura ba yan? $2.99 each. Ngayon, naging $2.45, so $2.50 isa. Huwag na. Meron na. Di ba meron na? Oh, pero ibang lang. Busi dun sa ano, Shell, bakala ko wala na eh. Ito meron ka. O oh, ano, wala na. Ito lang bilibin natin, oh, dito, di ba? Yung itlog nagsilsil. Nakapunta na ako dito dati, isang beses. Kasama yata natin sila Joby. Nag-sale, $7.99. Alin? Yung itlog. Kumuha na. Magkano ba siya? 12 dapat? $9.99 sa Walmart. 30. Magkano lang dito? $7.99. Di $2. Atis, mga dre. Ayun, payabas, oh.